Welcome po sa Kain ng Pinoy. Ang ipipresent po ngayon ng mga luto ni Mahal ay ang kare-kare. Ito po ang ating magagamitin. Gagamit po tayo ng oxtail, pechay, banana blossom, or yung puso ng saging. Babalatan po natin mamaya at kukunin lang po natin yung edible part ng puso ng saging. Gagamit rin po tayo ng talong. Hihiwain po natin ang pabilog din yan mamaya. Long beans or yung sitaw. Peanuts. Dudurugin po natin ng pinong-pino yan mamaya. Achuete powder or yung anato powder. Salt and pepper. At saka sibuyas. Gagamitin po natin itong salt and pepper at sibuyas sa paglaga dun sa ating oxtail. Kailangan din po natin ng 8 cups of water. For alternate ingredients po, we can use kare-kare mix or yung peanut butter. Unang step po, ilagay na po natin itong oxtail dito sa ating tubig at atin po itong pakuluan hanggang ito'y lumambot. Pagkalagay po din sa oxtail sa tubig, sindihan na po itong ating lutuan at lagyan na po natin ng asin. Lagyan din po natin ng ground black pepper at ilagay na po natin yung sibuyas. Atin ito. Ayan po at malambot na po itong ating oxtail. Pwede na po natin ngayon ilagay ang dinurog na peanuts. Ihalo lang po natin ito sa sabaw. Then, kukuha po tayo ng konti sabaw dito para ilagay natin yung anato or achuete powder. Hinalo na po natin yung achuete powder dito dun sa sabaw kaninang kinuha natin at ibabalik ulit natin ngayon ito sa ating broth. Haluin po natin maigi. Ngayon po, hayaan po muna natin itong kumulo. Nasa inyo po kung gusto nyo gamitan yung alternate ingredients natin na kare-kare mix at saka yung peanut butter. Naakma sa inyong panlasa. Pwede na po natin ngayong isunod ang ating mga gulay. Isiksik po natin itong mga gulay sa sabaw at mamaya po pakulaan po muli natin ito at sa huli na po natin lalagay ang ating mga pechay. Tignan na po natin ngayon ang gulay after 5 minutes. Yan, medyo okay na po siya. Isunod na po natin ilagay ang ating bok choy or impetchay. Yan lang po kadali yan. Isiksik lang po natin yung petchay sa sabaw. At pwede na po natin patayin ngayon natin lutuan. Pakpan lang po natin to at mag-wait lang po tayo ng 2 to 3 minutes. Heto na po, ready na po natin i-serve itong ating kare-kare. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa Kain ng Pinoy Palagi. Samahan niyo na po kami ng aking mahal dito sa aming hapagkainan. Masarap pong iserve ito sa steamed rice with ginisang bagoong. Tara na pong kumain!